Hydroponics, mula sa mga salitang Griego na hydro o water at ponos na ang ibig sabihin ay labor. Ito ay isang sistema ng pagpapalaki ng halaman gamit ang mineral nutrient solution sa tubig at walang lupa. Pagpapalaki ng halaman sa hydroponics ay ginagawa natin upang hindi tayo gumamit ng lupa. Ano, kasi may mga problema yung lupa mo, posibleng parating binabahan lupa mo, o wala kang lupa talaga na sa paligid mo na para makapagtanim ka ng halaman. So, yun yung resort mo, mag-hydroponics ka. No? Ibig sabihin, salip na lupa ang gagamitin mo, magpapatubo ka ng halaman na for example, ang gagamitin mo ay coconut coir dust, sand o kaya gravel o mixture ng mga iyon. At doon mo patutubuin ang halaman. Kanya lang, ang problema doon, walang sustansya yung mga iyon halos. Kanya, kailangan mo pa rin na gumamit ng nutrient solution. No? So, yun yung ididilig mo para yung mga sustansya na kukuha ng halaman sa lupa ay sa halip ay yung nutrient solution ang magbibigay sa halaman at lalaki na siya. Ang hydroponics ay isang kapaki-pakinabang na teknolohiya, lalo na dun sa mga walang lupaing taniman. Subalit ang tradisyonal na hydroponics ay matrabaho at mahal. Kinakailangan ng greenhouse na nagkakahalaga ng milyones. Sa layunin na mapaabot ang hydroponics sa publiko, dinevelop ni na Dr. Primitivo Jose Santos at Dr. Eureka Teresa Ocampo ng UPLB Institute of Plant Breeding ang Simple Nutrient Addition Program o SNAP Hydroponics. Ang SNAP Hydroponics ay dinevelop namin sa tulong ng Bureau of Agricultural Research ng Department of Agriculture noon patong 1999. Pero marami na nakinabang dito at dahil, palagay ko, dahil napakasimple ng SNAP Hydroponics kumpara mo dun sa mga hydroponic system na commercial, na talagang gagastos ka ng pwedeng milyon, pwedeng pung libo, pero itong SNAP hydroponics lang ay isang kahon lang, makakapag-hydroponics ka na sa halagang wala pang 100 piso. Ano? At ang kaibahan pa ulit nitong aming sistema na SNAP hydroponics, ito ay magagawa mo, tumingin ka lang sa paligid mo, makukuha mo na yung mga materials na kailangan mo. Kagaya nito, ito, nakita mo, mga styrofoam boxes lang ito ng ginamit sa imported grapes. So ito, pwede mo mahingi lang o mabili pero sa murang halaga na hindi mo magagawa kung ibang sistema yung gagamitin sa pag-hydroponiko. Ano? So nakakatulong ka pa sa recycling. Kasi sa mga supermarket, ito ay ginagawang basura na lang at pinatambak na lang. At ito ay non-biodegradable halos. Kanya, ayun, ang laking pakinabang sa atin dahil na-reduce natin yung dapat ay waste na magiging produkto ng imported grapes. Pangalawa, dahil ito ay simpleng-simple lang, hindi gumagamit ito ng kuryente, walang pump. So talagang tipid ka na sa kuryente, nakakapagpatubo ka pa ng halaman. Yung mga imported technologies ng hydroponics, dependent sila talaga sa kuryente. Hindi mo sila mapapatakbo na hindi ka gagamit ng kuryente. Ngayon, bakit hindi kami gumagamit ng kuryente? Kasi sabi nila, kailangan ng halaman na ng aeration ano, sa ugat niya. Samantalang kami, napapatubo namin na kahit wala siyang pump. Kasi ganito, natuklasan namin na yung halaman pala, natuturuan mong lumaki sa tubig kung siya ay tuturuan mo habang bata pa. So meaning, ang halaman nakakapag-develop ng mga floating roots kasi lumulutang yung mga roots na yan sa ibabaw ng tubig. So hindi nakalubog. So nakakahinga siya. In that situation, nakakahinga siya, kanya siya nabubuhay. So yun yung sekreto ng SNAP hydroponics. Ano? At pangatlo, ang SNAP hydroponics ay napakamura talaga at napakatipid. No, for example, yung isang mustasang ganito, gagamit lang siya ng halos wala pang 2 litrong tubig hanggang sa i-harvest mo na siya.
Whereas kung gagamit ka sa lupa, magpapatanim ka ng mustard sa lupa, siguro mga 50 litros, lalo na kung tag-araw, maididilig mo sa kanya. Ano? So ganito pa yung isang mahalaga sa kanya, dahil hindi ka gumagamit ng lupa, wala kang maapekto ang lupa habang nagpapalaki ka ng gulay. Yung iba kasi sa pagpapalaki ng gulay, gumagamit ng mga fertilizer na sabi nakakapamuksa sa magandang environment ng lupa. Dahil dito, hindi tayo gumagamit ng lupa. So pwedeng sabihin natin eco-friendly ito dahil yung lupa mapapanatiling virgin kung hindi pa siya nagagalaw. And yet, meron kang gulay. Ano? So yun yung iba. Yung mga ilang advantage ng SNAP hydroponics. Ano? Ang SNAP hydroponics ay angkop na angkop para sa pagpapatubo ng lechugas, pechay, mustasa, kangkong, kamatis, pakwan, cucumber, talong at marami pang iba. Maraming interesado ngayon dito sa SNAP hydroponics kasi nakita nila na parang eka nga eh, set and forget pala ito. Yung once na na-set up mo, ano, halos hindi mo siya babantayan dahil hindi ka magdidilig araw-araw, wala kang tatanggaling damo, hindi ka ma-expose sa pag-i-spray, at yung aanihin mo therefore ay pesticide free, at tapos ay kahit na ikaw ay physically challenged, for example senior citizen ka na o may disability ka, nagagawa ito. In fact, may mga nag-training na sa amin na grupo ng disabled at may mga senior citizen na ginagawang proyekto ito ngayon. So malaki ang potential talaga ng SNAP hydroponics para makatulong sa pagbibigay ng lunas sa kakulangan ng pagkain, lalo-lalo ng gulay sa ating mamamayan. First, ang gagawin natin, bubutasan natin to. Tingnan nyo ito. No? May intersection kayong magagawa doon. So basically doon yung ipe-place yung mga butas. So mag-work muna kayo sa mga corners. Muna, ito yung hawakan nyo muna dito. Yung mga 1.5 inch yung distance from the ano yung butas na gano'n. Kasi kung masyadong close, marupok. So mga 1/2 inch. 1/2 inch kasi hanggat maaari, mapaglayo-layo natin yung halaman para hindi siksikan. Ayan. So, pwede natin ipapatan to. Itong butas na ito ay fit na fit dun sa gagamitin nating cup. Unfortunately, yung mga cups, iba-iba design at iba-iba laki. So, itong size na ito, diameter na ito, ay fit sa 8-ounce cup, styro cup. No? Ang plastic lighter actually ay mga plastic bag, gano'n? Itong plastic bag, ang kanyang dimension is 20 by 30 inches. Ang kanyang kapal ay 0.003 inches. At kung bibili kayo, isang ganito ay 50 pieces. Pero actually, pwede kayong gumamit ng ibang plastic. Basta ang mahalaga, yung plastic nyo gagamitin, yung makunat. Ide-demonstrate ni Ega yung kung paano maglalagay ng... Actually, pwedeng mabilisan eh. So, tingnan nyo. Ito kasi, pwedeng hiwain lang natin eh, guys. Ito yung express. Ang express way ay ganito. Siyempre, ayaw nyong ma-touch yung dikta. Ah, expressway, ganito. Ito na. Express na yan.
Lagyan lang niya ng tubig, hahakap na yan. Kanya lang, ang experience namin, pag hindi naka-take, pagkagamit at hugasan, gaganyan na, gagalaw na, at mahirap hugasan. So, ang ginawa namin, minamount namin talaga, gumagamit ng tape. So, ito si Egay. So, nakita nyo, igitna niya yung plastic bag, at doon yung i-fold na ang eksakto dito sa inside. Sa inside length, ano? Tapos dalawang klaseng tape ang kailangan nyo. Isa yung masking tape na pang temporary mounting, at saka yung for permanent mounting, yung packaging tape talaga na. Kasi yung masking tape, pag nabababad ay nabibulo mo na natatanggal. Napapalawan nyo? Opo, opo. Okay na po. Actually, kanya nga masking tape, pwede nating i-adjust. Yeah, no. Kasi hindi naman napaka-perfecto na kuminsan. So, ang mahalaga, ganito yun. Dapat hindi bababa sa gilid nito yung taas ng plastic sa yung liner natin. Otherwise kasi ito kasi yung ating guide kung gaano kalalim yung ilalagay nating tubig. No. So ibig sabihin dapat ganun din kataas at least yung ating sidewall ng ating liner. Unahin niyo muna sa kung tatakpan. So huwag niyo tatakpan yung pinaka-lock dito. Kailan nyo i-prepare itong mga cups na ito? Ito yung mga cups, iba-iba ng design at sizes. So nakita nyo, iba-iba yung baon. So ang pinakamahalaga, yung pare-pareho yung ano nyo, yung size. Kasi para eventually, hindi ba, ang target natin, dumubog ng half inch at most yung puwitan ng baso, solution. Kanya kung iba-iba yung size, gaya nito, ito ata 12 ounce. Malaki siya, pero actually ay mataas yung kanyang hang. Kanya hindi siya aabot dun sa solution.